So kaya ngayon yung mga Muslim. Yes, parang Muslim din. Kaya ngayon mga kapatid, maraming Jewish cemetery, mayroong mga open na hole sila. Ready na para paglagay ng bangkay. Ngayon, kapag namatay yung isang tao mga kapatid, ilalagay, babalutin ng tela na puti, ilalagay doon parang katulad ng Muslim. At ngayon, alam nyo kung anong ginagawa nila? Tatapunan nila ng lupa yon at hindi nila sinisiksik. Okay? Hayaan lang nila yung lupa na usang subside. Okay? So ngayon, after a few days, babalikan na naman nila yon, tatakpan na naman nila ulit ng lupa until such time na dumating yung time na kapag tinakpan nila, papantay na talaga dito sa lupa. Okay, kapag pumantay na sa lupa, sa kanila ngayon gagawa ng ganitong structure. Okay? So yung bangkay mismo, yung labi, nandun sa ground, ito ay simbolo lang ng kanyang libingan. Okay? Paano pag mag-ulan? How long na nila yun. Months. Yeah, pag okay. Pag mag-ulan, bababa yung lupa. Bababa yung lupa. Tatampakan nila ulit. Ganun lang yun. Okay? Wala na, mga kapatid. Wala kayong pupwedeng, hindi kayo dapat na mag-worry kasi dito sa Israel, hindi naman kalat yung mga aso. Okay? Okay, so walang uukay na mga yan. And then, may mga bantay rin naman normal ilaw na doon sa mga malalaking sementeryo talaga. So ngayon, ito mga kapatid, sa simbol lang, mapapansin ninyo, merong maliit na bintana dito. Merong lahat. Okay, merong sindihan ng ilaw. Okay? So ano yung purpose niyan mga kapatid? Ang purpose niyan, ayon sa belief ng Jew, because they are still waiting for their Messiah, this is the window that they want to see the coming of their Messiah in the future days. Okay? So yan yung purpose, bakit merong window yung kanya mga tombs. Okay? In another that mga kapatid, isang pang mahalagang bagay na malaman nyo sa mga libingan nila, okay? Itong mga batong ito, okay? Anong purpose ito? Tayo, ginagamit natin bulaklak. Sila naman ay mga bato. So, bawat piraso ng bato nagre-represent na isang taong bumisita dito. Ang tawag nila dito ay Stone of Remembrance. Now, yung idea na ito ay may trace pa rin natin in the ancient time, even in the Bible times. Kasi mapapansin ninyo kapag nagkaroon ng encounter yung isang lingkod ng Diyos noon, like Abraham, si Jacob, they are building a stone of altar. Okay? So ngayon naman, sa tomb nila ginagamit nila ito to remember the person. Okay? Hindi nila ginagamit yung flowers kasi hindi naman yung nakagawian dito. At the same time, nagiging kalat siya, basura sa mga kuan, sa mga sementeryo. Ito, mag-init. Yes, okay? So yan. Maraming nag-visit dito. Maraming nag-visita. And then kapag napuno naman na yan, kinukulik din nila yan at inilalagay nila sa isang particular na lugar ng family. Okay? So, kahit maliit, malaki. Kahit maliit po pwede ang maglagay. Okay? Different visitors, different. Bawat isang bato, isang tao yan. Walang bato. No, yung mga iba dyan, bago pa eh. Okay, now ito pa. Very interesting na dapat nyo malaman. Ito. Wala tayong ganito sa Pilipinas, okay? Ang lahat ng mga tomb, tayo mayroong lapida. Pero sa bawat lapida ng mga Jewish na namatay, meron silang symbol na inilalagay. Okay? For example, katulad dito mga kapatid. Okay? Ang symbol na ito ay nagre-represent na ang nakalibing dito ay isang sundalo. Okay? Kapag may nakita naman kayo mga kapatid na ganito, yung sign, hirap naman pag-iwalayin. Na ganyang sign? Okay, yan. Magkaiwalay. This is the side na ang nakalibing dyan ay Kohen. He is a religious rabbi. Mga rabbi sila. Yung ganyang simbolo, okay? Tapos meron ding mga kwan, iba-ibang simbol. Merong puno. Yung puno ng kahoy na kwan, na hati, okay? Ang ibig sabihin nun ay bata pa. Bata pa na namatay matit. So, iba-iba yung simbol. So, kaya kung interested kayo, kailan nyo rin pag-aralan yung Jewish symbol sa kanilang burial talaga. Very interesting, malalaman nyo. Kaya, bawat nicho, okay, malalaman nyo kung ano-ano mga uri ng tao, yung kanilang occupation na nakalimitan. And katulad yan ito, since he is a soldier, I believe mga kapatid, base sa nakasulat na numero dito, bata pa siya na namatay. 24. Kasi yung mga IDF soldiers,
mga kapatid, nakikipaglaban palagi. Ang babata pa ng mga soldiers na dito. Ito, basahin dito, ganyan. 1819. Ang basa ng GWS, mga kapatid, mula dito. Pakaliwa. Okay? Pakaliwa sila. Tayo, pa ganun, pa kanan. Gusto wala sa kanila yung may mga ano-tanong. Bata, basta, principal. Bubong, bubong. Lalagyan ang bubong. Sa akin lang naman yun. Pastor, so they believe in resurrection kasi merong window? Yes, they believe in resurrection. Even the Bible, the I think the Pharisees or the Sadducees, they believe in resurrection of the dead. Okay. Pag pastor ka, dapat ganyan yung sign ng ano mo. Ng lapida mo. Sa lapida mo may nakalagay na ganyan. Kohen ka. Say Duterte, ganun. Follower kami Duterte. Okay, so I hope meron kayo naintindihan kung dito sa GWS Cemetery.